Lagyan natin ng calamansi guys para hindi masyadong malansa. Ito pala yung weather sa labas, gloomy siya. Tapos malamig rin. Ayun yung pool. Madalas ako nakatayo dito pag morning, tinitignan ko lang yung mga tao, mga sasakyan, tsaka yung mga bubong. Hinihintay na lang natin maluto yung kape, tapos kakain na tayo. At palobat na yung battery agad. Palit muna tayo ng battery. Teka lang. Ito na yung breakfast natin. Meron tayong sardinas, tapos overnight rice. Minicrowave ko lang to. Tapos kape. Kain na tayo guys. Sobra. Makakain lang muna ako saglit, tapos intro muna tayo, tapos balikan ko kayo. Let's go! Pagkatapos natin kumain, tapos ang goal natin ngayon is makabili ng isang maliit na Christmas tree. Parang table Christmas tree, kumbaga. Okay, so pupunta tayo ng isang department store, tapos mimit natin yung isang kaibigan ko, si Pacto, at mamimit na rin natin yung mga friends niya. Alright, tapos magkapadala rin tayo ng pera sa Pilipinas, tapos mga bandang hapon, alis tayo, pupunta tayo ng Rodeo Drive. Tapos baka manood na rin tayo ng Spider-Man ngayon. Alright, so if you guys ready, let's go! Snow is falling down. So, andito na tayo sa loob ng mall, pero kakain muna tayo. Pero bago yun, syempre, padala muna tayo ng pera sa Pilipinas. Ito yung LBC nila. Ito na yung in-order natin. Meron tayong pancit canton at saka siopaw at saka isang soda. Ang total nito, $11. Combo na siya. Nandito tayo sa Seafood City ngayon. Dito nagtatrabaho si Pacto. Punta natin siya sa loob. Nandito na si Pacto. Nakasingil na ako ng utang. Ayan o. Oh. So mamimili lang ako tapos pupunta na ako ng Target. Sinong favorite entry mo ulit, Pacto? Si Gretchen. Yung magaling sa draw. Yung magaling sa draw. Si Willie. Anong favorite mong team? Ah. Anong favorite mong entry? Entry? Chabit Singson. Yan ito, B-boy ito eh. Tanay? Tanay. Yung puti, no? Malalakas. Bigyan ka ito ng entry, Arms Way, Paolo Malvar. Yan. Ay, kilala agad, Paolo Malvar. Tarlac. Oh, taga Pampanga. Ayun. Tsaka si Gibo Sasirado. Gibo. Bali, na-meet na natin sila Pacto at saka yung mga kaibigan niya. Ngayon naman pupunta tayo ng Target. Wala naman ako masyadong binili doon. Wala talaga. Kaya nandito na tayo sa Target. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. Meron na tayo nahanap na car, tapos meron lang akong dalang paper bag. Ayan yung pagkain natin, hindi natin naubos. Cellphone at saka yung resibo ng LBC. Ito yung mga Christmas tree nila. Mura lang to, tagta $10. Meron palang $5 din. Ah! Ay, maganda to para sa computer table natin. Hanap pa tayo ng iba. And meron sila mga snowball, $10 or 500 pesos. Ayan, ito siya. Ayan, pag shinake mo, ayan. Tapos meron siyang sounds, buksan natin. Ayan sa likod. Naman din sila mga ganito na style. Ang presyo nito $15. Yan, iba't ibang kulay. Tapos meron dito, meron pa dito na iba naman. And baka hindi na tayo makabili ng maliit na Christmas tree kasi wala talaga akong magustuhan, pero iikot pa tayo mamaya. Tapos itong mga to, man yung mga organizers nila, yung tea, cookies.
Tapos ito naman yung sa baba. Ito lalagyan nito ng mga fruits yata. Tama ba? Ito naman lalagyan na ng paper towel. Tapos ito siguro utensils. Tapos ito mga napkins. So lakad-lakad na lang muna tayo. Hindi ko na alam tuloy yung bibilin ko. Siguro maghanap na lang ako ng soup. Yung para sa soup, yung lalagyan ng soup. Nabili tayo ng mga container na ganito. Actually, meron ako na ganito. Kaso nga lang gusto ko ng maliit na air sealed siya. So ito yun. Bili natin. Ang presyo nito para $12, dalawan. Dalawang maliit. Para sa mga chips. Ito na nakita na natin yung para sa soup. Ayan. So ang presyo nito $6. Kuha tayo ng dalawa. And tapos kumuha ako ng ganito para sa mga office mate ko, magregalo tayo. And paper bag, mura lang to, tag to $2. Meron silang pang regalo dito na Elmo, $41.99. So tickle me. Press daw dito sa gitna. Yun lang. 2,000 pesos na yun. Ito naman yung mga helmets nila. Bibili sana ako ng helmet para sa jowa ko. Kaso naalala ko, wala pala akong jowa. Nada-joke lang. Meron akong nakita dito, mannequin na Mercury Drag. Nada-joke lang. Buntis kasi. Bili rin tayo ng chocolates. Mura lang ito, tag pa $5. So wala tayong mabilin sa Target o kung saan man, kaya nag-order na lang tayo online. Ta-ding! And so ayan yung itsura niya, ayusin muna natin. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Oh, the fields we go. And so ito na itsura niya ngayon, nabuksan na natin. Medyo maliit kasi yung box, kaya hindi ko alam pinagkasya nila. And tapos meron siyang naka-usli dito na malaki. Banks yata. Ayan. Pag binili mo siya, meron na siyang kasamang decoration. May chestnut, may cherries, and may snow. Tapos may Christmas light na rin siya. Tapos, dito mo lalagay yung battery. Nabuksan ko na ito kanina. Kailangan siya ng tatlong battery na AA. So, buksan natin. A day or two ago, I thought I'd take a ride. Yun, umiilaw na siya. And so ito yung itsura niya, umiilaw na siya, pero ayusin muna natin ulit. Naayos ko na siya guys, ito na siya, nalagay ko na siya sa computer table natin. Ayan siya. So meron siya iba't ibang klase ng ilaw. And so ito yung iba't ibang uri ng lights niya. May combination, in wave, ayan. Tapos 6 hours daw siya na umiilaw. So setup natin yan, ayan si Raymond. Ito pagkain ko lang yan, gummy bears. Tapos ito pala, ito yung kauna-unahan kong gift. Ayan, sa office mate ko to. So, lagay natin siya sa gilid. Ayan. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ayan, meron pa tayo isang package na dumating. Ano lang to guys, sausage, cheese, tapos crackers. Yung parang nilalagay sa table para mga parang small snacks lang. Ayan. And so yun yung Christmas tree natin, nabili ko siya sa Amazon. Ang presyo niya is $24, okay? Sa Amazon, ang katumbas niya sa Pilipinas, GrabFood. GrabFood. So yung katumbas ng Amazon sa Pilipinas, Shopee o kaya yung Lazada. Papalit lang ako ng damit tapos pupunta na tayo ng Rodeo Drive. Naka-order na ako online so pipikapin ko lang siya. Magsusukat kumbaga para alam ko yung size kung tama ba siya or hindi. Alright, so let's go! Ito yung Christmas tree nila, napakaganda. Nandito na tayo ngayon sa location natin. Tapos meron silang free coffee doon. Yan, so nasa loob na tayo ng store ngayon. Tapos pinakuha na natin yung sizes natin. Meron tayong medium at saka large. Susukat natin sila parehas kasi hindi natin alam na tumaba na tayo ulit. Yan, so ayun na siya. Sakto naman yung large natin. Bali yung medium, ibabalik natin siya. Ito na yung item natin. Tapos meron tayong libreng kape sa kanila. Itong stub na to. Claim na muna natin yung kape natin. Nag-order ako ng hot chocolate. Wala siya lang regular coffee.
freezer natin. Meron tayong hot choco. Tapos meron din tayong designer cookie. So, tikman natin. Sarap. Joke lang. Hindi masarap. Pero ubusin natin. Sayang to. Siguro mga worth. Ano to? Mga $40. 2,000 pesos. Tigas. Tigas yan. Hot choco. Ito masarap. Tawid tayo. Punta tayo sa ibang store. Ang ganda ng designer na to. Para siyang naka-gift wrap. Favorite part of it all, when you and me deck the halls, making everything look just like it should at Yuletide. The parcels are all under the tree, right where they should be. Soon everything is crispified, Disney bonafide. And so are all. Punta tayo dito sa luggage store na to. Ayan, pasok tayo. Tingin-tingin lang tayo kasi bibili, baka hindi ko pa alam kasi pinamigay ko yung isa kong red eh. So bili tayo ng bago. Pero hindi ko pa alam. These few days go by so fast. I wish I could somehow make them last. Put it in a bottle, stick a label on saying do not. Ito yung store nila. Ito yung maliliit na cabin nila. I mean, essential cabin. Ang presyo nito parang $500 or $550. Ito yung mga bagong labas silang kulay. Ito lang pala. Itong may pagka pumpkin. Tapos, ito naman yung gusto ko, trunk plus. Ayan siya. So, sobrang laki niya. Pwede siya sa, ano, check-in pa rin. And meron din sila dito mga shoulder bag yata na maliliit. Pakita ko sa inyo. Yan, ito yung loob niya. Tapos, ito yung strap. Ikakabit mo yan sa magkabilang gilid para maging shoulder bag na maliit. Yan, tapos ito yung lang laman niya. Yan. And so, ito yung itsura niya ngayon. Nakatingin siya sa akin. Hindi, joke lang. Ang daming tao. Laki ng aso. Parang na siyang wolf. Ay, wolf. So, tapos lang natin mamili. Uwi muna tayo, tapos magpapalit tayo ng jacket kasi medyo malamig na. Tapos manonood tayo ng Spider-Man. Pakita ko sa inyo to. Binili na natin siya. And bago tayo umuwi at magpalit ng damit, dian muna tayo dito sa bakery net. And so bili tayo ng mga tinapay nila. Pambaon-baon din. And so kuha tayo ng ham and cheese. $2.55. Kuha rin tayo ng coconut raisin tart. $2. Tapos mukhang masarap to. Chocolate hazelnut na cupcake. Ito medyo favorite ko to. Coffee milk butter. $1.85. Ito yung itsura niya. Tapos ito naman yung mga cookies nila dito. $1 to $1.10. So, kuha tayo ng isa nito, fudge nut brownie cookie. Ito yung nabili ko na coffee, sea salt, iced coffee. Sea salt caramel iced coffee. Shake-shake lang. Uwi na tayo ngayon para makapag-ayos, makapagpalit. Nasa bahay na tayo ulit, tapos medyo kakat ko na yung video kasi feeling ko ang haba niya na. Tapos gusto ko lang explain or ipaliwanag kung bakit tayo bumili ng maleta kahit na hindi pa naman tayo uuwi anytime soon. Siguro mga bandang May, yun yung uwi natin. Alright, kasi dito sa States kapag ka meron kang business o kaya YouTuber ka, meron tayong tinatawag na business tax expense. Tapos yung cutoff niya is December katapusan, which is December 31 every year. Okay, tapos ipafile mo siya ng mga bandang March or April. Tapos kahit hindi pa March or April, kaya mo
man siyang tansyahin or estimate yung tax mo kung ikaw ba yung magbabayad or ikaw yung magkakaroon ng refund o kaya even lang kayo ng government. Tapos yung sitwasyon natin ngayon, ako pa yung magbabayad kay government. Kaya yung amount na yun, yung pinambayad natin sa maleta, yun yung amount na na-estimate ko na ibabayad sa tax, okay? So instead na ibayad ko siya, ang ginawa ko, ilalagay ko na lang siya as additional as travel expense ng YouTube natin. Ang tawag sa kanya, tax write-off, okay? Pwedeng reimbursement, pero ang tamang term doon is tax write-off. And tapos yung pamasko naman natin para sa mga viewers natin, comment lang kayo sa baba tungkol doon sa video o kaya kung ano yung plano nyo sa Pasko, kung anong handa nyo, tapos huwag nyo kalimutan ilagay yung GCash account nyo. Yung number nyo, tapos yung first name, and then your last name initial. Yan, so wala na siyang mechanics. Kahit hindi ka nakasubscribe, follow and like, okay na okay lang yan. Malalaman nyo yung winner after 24 hours. So balikan nyo lang yung comment nyo. Malalaman nyo na winner kayo kasi magko-comment ako doon sa comment nyo. Or magre-reply ako doon sa comment. So ayun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin para sa araw na to. Sa panonood, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Like the video, please give it a thumbs up, comment down below. I'll see you in the next one. I'm out of here.